Good evening po, Pastor. Ay, good evening po, Pa. Good evening po. Talagang ano, talagang unang-una yung magpapa-exam. Kita ba mo? Yung unang-una yung host, ano, magpapa-exam. Great God. Ah, ano po pala, Pa? May sinend ako sa WhatsApp. Did may sinend sa WhatsApp ko? WhatsApp ko? Hmm. Ano siya, yung padagdag na lang yan doon sa last page nung unang slide na na-share ko noong nakaraan. Ika-64 yata yung last page nung una. Padagdag na lang nung ika, basta parang 5 pages na lang naman. So, we will not spend that much naman masyado. Nandyan pa rin naman yung dating slide, di ba? Opo. Saan ko na? Yan. Kumusta kayo, Sister Jo? Medyo mainit yata sa kanila sa atin. Mainit po ba sa atin kaya natagalan? Parang na, mo. Ako yata, ako yata yung natagalan. Opo, medyo. Anong slide na tayo, Pasto? Slide number 4. Hindi, di ba dalawang ano yun? Dalawang... Yung unang slide last week. Opo, yung last week. Buksan mo pa din. Tapos, idagdag mo lang yung aking ibinigay ngayon. Parang 7 pages lang naman siguro yun. Padagdag na lang. Yung last po, saan tayo tumigil? Parang ika 64 pages yata yun. So, ang mangyayari, yung idadagdag mo ngayon. Pero hindi natin natapos yung pastor, yung 64. Oh, hindi, hindi. O, kaya nga, idadagdag lang siya. Idadagdag mo lang siya doon sa ika-65. Ipang 65 na siya. Yung sinend ko sa'yo ngayon. Thank you. Papapasok na si ano po, Sister Jo. Welcome. I-clarify lang po natin yung kanyang audio. Kasi she's been talking pala during the courses of our discussion and then yes po, hindi last natin narinig. Kaya parang session ito ng Senate na pinatayan ng microphone. Ayaw natin mangyari uli. Hello, Sister Jo. Good morning. Good morning. Okay, lakas-lakas na lang natin yung audio. Ano? Ah, malakas naman na ang audio. Mahina yata ang audio mo. Mahina pa rin po. Ayun, malakas na. Oh. Pang ano na, pang newscaster na. Pwede na. Oo. Pang bagyo. Pwede na magbasa ng liham. Ah, itong inyong Tia Deli. Ay, pwede. Pwedeng-pwede. O, pa ano lang. Pa tawag na lang po sa ating mga hurado. Anong update po kila Sister Badet? Ito, tawag ang mga kids. Na-late po ako dahil ano, may problema sa Bluetooth yung aking laptop. Hindi magsisend. I mean, hindi niya ma-send from cellphone to laptop. Laptop to cellphone, nasisend. Talaga naman. Hindi siya compatible kaya nahiwalay yung ano. nahiwalay yung remaining pages. Anyway, I mean few pages na lang naman. I think 7 or 8 pages siguro. Sister Fred, that is 8 pages I think, right? 7 po pas. Seven. Ay, may kasalanan ako ng pagdagdag. Bawal lang magdagdag. Let's begin with our memory verses, starting with from Philippines. Ay, talagang Philippines. Okay. Ang nakuha ko ano yun, Judges 16:28. Sabi nga niya, ang tawag sa kanila, the weak strong man. Kasi almost everybody knows about Samson. No? Ang memory verses, then Samson called on the Lord and said, O Lord God, please remember me, I pray thee.
and strengthen me, I pray thee. Only this once, O God, that I may be avenged of the Philistines for my two eyes. Okay. So dito, ano, alam naman natin kung sino si Samson. The problem is that, like us, no, like Samson, sabi niya, please remember me, I pray thee. He thinks that he was forgotten by God. But it was him who, ano, siya yung lumayo sa Panginoon when he started looking at the prostitutes and, ano, flesh. Okay, and he was thinking na yung strength niya, because when Delilah, ano, knew that his, sabi niya nga, ang strength niya daw nasa hair. But actually, his strength was coming from the Lord. So, ang effect sa akin itong prayer nito is sometimes we are like that. We pray on the Lord God na, Lord, pag mayroon tayong problema, please, Lord God, kumbaga sa ano, ang pakiramdam natin is malayo ang Panginoon sa atin. But it was us who actually, di ba, lumalayo sa Panginoon. And ang sabi nga ni Samson dito, strengthen me. Because now he realized that his strength is not from his hair, but from the Lord. So, ang hirap lang nito in prayer niya is because, ano, kumbaga sa ano, he is at the last days of his life. Ito na yung, so yung prayer niya is just like us, na kapag meron na tayong, kumbaga sa ano, nandun na tayo sa bingit ng ating huling oras, that is the time that we ask the Lord na sa kanya, avenge, because we all know what the Philistines has done to him. But for us, yun yung, ano, yung nakikita kong prayer dito na, na ano, he was raised as a Nazarite with a purpose. He was dedicated to God. But along the way, he veered towards what God doesn't want him to be. So, ano sa akin to? Very, yung effect ng prayer is, it happens to me. Na, yung sinasabi niya, strengthen me, I pray thee. All along, I thought that whatever yung nagawa ko was because of me. I never knew that it was God all along who has paved the way for that. Diba? Minsan yung success and blessings, we think that it is all because of what we have done. So yung realization ni Samson was already at the last, ano, end of his life, last days of his life. Yun dito. Amen. Sa akin naman, bumabalik ako sa Judges chapter 2 verse 4 na ang sinabi doon, and it came to pass that the angel of the Lord spake all the words unto the children of Israel, that the people lifted their voice and wept. If you're going to be dissecting the characters, the angel of the Lord is there, and then the children of Israel are there and they are listening. And what they listened was actually a judgment of their unfaithfulness. If you're going to be reading Judges chapter 2 a little bit down, you'll be able to see that this narrative is still a connection to the influence of Joshua towards the Israel. That is why you can see, or you can read there, that the Israelites, become faithful during the time of Joshua, and even during the time that outlived the timelines of Joshua. Now, it would really require, if you're going to be portraying, it would really require this time around. Kung titingnan po natin yan sa setting, sa community natin, it would really require like a faithful leader having that kind of influence to always remind a nation of their calling. Kaya nga siguro ay hindi tayo tinatantanan din na, although I somewhat along the way have parang forgotten the point of reflection as my question noong nakaraan po, noong that was July 4, about a point of reflection about our leadership. Hindi tayo tinatantanan because it all goes back to us, whether we like it or not. When we became a Christian, you yourself became a leader of
the people under your influence, and it is in your role and capacity to influence them. And this is by virtue of course, with the relationship Joshua had. So the angel appeared in the presence of the Israelites, in the hearing of all the Israelites. Pero sadly, itong Joshua chapter, Judges chapter 2, nandun din yung narrative na namatay na si Joshua. So it would require a time and also an impact to really, a great awakening in the lives of each and every one of us to be able to be reminded of our greater calling sa Panginoon. So this time around, you can see that parang in the middle of Judges chapter 2, each of the tribes now are settled in their respective place of allotment, areas of allotment. And there began the apostasy. Although they started like in a roller coaster ride, yet we can see in the book of Judges that there are apostasies, which we are going to be learning. But the point that I wanted to leave in here is that at least sa buhay natin, malayo man ang ating tinatahak na pagsuway sa Panginoon. Pag narinig natin yung judgment ni Lord, yung word ni Lord, yung hindi ka na dapat mag-question na itatanong mo pa, kaluuan ba talaga ito ni Lord? No, you just have to really humble and repent as a nation. Or kung individual man, as a personal humility. I can relate to that last line. Na if you just follow, ako ang hirap sa akin kasi I have pride, especially during the time na I know, yung sabi ko nga sa boss ko, when I know that I am right, when I know that I did not do anything wrong, pero to be humble, sabi nga hanggang sa nabasa ko yung nakalagay doon sa CCF na you have to follow the will of the Lord whatever the outcome is. So ang dating sa akin na sometimes sabi ko, ang hirap kasi pastor, diba, kapag wala kang kasalanan, tama naman ginagawa mo, and yet the other person thinks that is right, you just have to humble yourself. Ang hirap na umpisa, pero once you go through with it the first time, the next time it's like, okay, kahit hindi ko kasalanan, I'm sorry, I apologize. Kumbaga sa hindi naman yun weakness on your part. It's just that you have to cleanse your heart of anything that might grow later on as parang anger or, di ba? Yun doon nagsisimula kapag meron ka pa rin tinatago. So, yun ang nangyari sa akin. So, I can relate to that. At saka yung Joshua na sinasabi mo, if we see the last chapters of Joshua, di ba? Yun yung nagpaparin yun ng vow ng covenant si Joshua sa mga tao. Di ba? Sabi nga ng mga tao, yes, we will serve your God who is our God. Tapos, and very important talaga yung covenant, although we have a covenant with God, which is mostly dapat po ay malalaman natin na may covenant tayo with God. Pero yung mga tao din, yung mga tauhan ni Lord, to them, for them to be able to seal their agreement, meron talaga silang covenant. Diba? Exactly. Yung kagaya na lang dun sa covenant ni Joshua sa kanila ba? Yep. Nadala mo yun. O, diba? Yes. Saan ngayon? Palang sasama yata sa exam ngayon. Hindi, natatuwa ko, Pastor. Yung sa last chapters ng Judges, diba, ng Joshua, nag-renew si Joshua, sinabihan niya before, you know that he's going to die. Na sabi niya nga, you cannot serve the Lord God for he is a holy God. Eto na, pagpasok, yes, nag-declare na yung mga tao. Pagkabatay pa lang ni Joshua, eto na. Balik na sa dating nagpapundangan na eh, di ba? So ibig sabihin, yung time na kung saan ay nag-serve sila, medyo wala masyadong narrative nun, pero nung nag-apostasize na eh, nung nagkaroon ng their own, they are doing the things according to what they seem to think is good. So doon na nagkaroon na naman ng narrative. So, but it didn't disclose or it didn't
shorten the very idea na talagang may years na naman talaga na they became faithful to God. Okay. And with that in mind, siguro kaya na delay yung judgment para sa kanila. Pumasok na po si Sister Badette and also si Brother Ramil. Sister Fe na tayo. Pastor, babasahin po lang. Hindi ko na memorize. Yes po. Oo. Sabi niya po sa Judges 6 verse 15, so he said to him, O my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. Ito po yung si Gideon ang pinili ni Lord, di po ba? Pinipili niya talaga is hindi yung malalakas, matatalino, magagaling. He truly uses po yung mga mahihiyain. Katulad po ni katulad po ni Pastor Bong. Sabi niya po, hindi niya akalain na magpipreach siya, magtatayo siya sa harap at magpipreach. Sabi niya po, ayaw na ayaw niya yung nakikipag-usap, ayaw niya yung... Si Pastor Bong Sagin sa CCF? Apo, sa akin po, Pastor. Ah, sa akin. Apo, siya po. Pero ngayon, sobrang daldal. Apo. Hindi niyo po akalain na siya. Timid siya, oo. Timid siya. So, si Lord nga lang po ang nagbabago sa atin. Pag ginamit niya tayo, is wala tayong magagawa. Susunod at susunod pa rin tayo sa atin. Oo, kaya. Kaya, praise the Lord. Aba, pahirapan yata tayo sa exam dahil nagsuot na lang salamin si host. Ihuli natin si host sa kanya. Basahin ko na. Ako na susunod, Pastor. Sige po, okay. sabi dito sa Judges 2, I will not drive them out before you. They will become traps for you and their gods will become snares to you. So it's a lesson for us, no? Whenever we disobeyed the Lord. Kasi sabi dito, kung babalikan mo yung isang ibang, yung mas ma, sa ibang verse, yet you have disobeyed me. Why have you done this? And I have also said I will drive them out. So, because of our disobedience, no, things, there is consequences. Like, alam na natin yun, actually. But still, ganun katigas ang ulo natin. No? Because of our disobedience, because of our not following God's directions. No? May mga consequences. And yet, although nandun pa rin yung pagmamahal ng Panginoon, nandun pa rin yung guidance niya. Kaya lang, talagang because of their disobedience, imagine, until now, diba, nandun yung mga Palestinians sa lugar nila. They have two temples there. They have church. They have the Church of the Hebrews and then they have Muslim mismo at the heart of mismong Holy Land, no? Holy Land. Kaya supposed to be maganda yung plano ng Panginoon sa kanila. Talagang dapat hanggang boundaries ng Egypt kanila. But then talagang sa katigasan ng ulo nila because of disobedience. And we learn from that. We learn from that. Kahit tayo, minsan talagang nakikita natin yun. Especially ako sa sarili ko, yung disobedience ko sa Panginoon. And sometimes God allows that for us to know that we need Him. Diba? Kailangan nating matuto. Kailangan nating talagang patuloy na lumapit sa Panginoon. Kailangan nating na yung kasi it's for our own good na kung tayo susunod sa Panginoon. Kaya He allows these things to be written for us to understand. Kaya lang, parang Israel tayo, matigas din ang ulo natin. May mga times na we disobey God. May mga times na alam nating mali, ginagawa natin. And there are times that we suffer consequences in our actions. At sa ganun din ang nangyari sa kanila. So we pray na as we mature in Christ, mas matuto tayo, patuloy tayong kumapit at lumapit sa Panginoon. Amen po. Okay, Sister Badette and Brother Camille. Hello po. Hello po. Yes. Pastor,
Yung Judges 21:25 po. Sabi doon, in those days there was no king in Israel. Everyone did was right in his own eyes. So makikita talaga natin dito no na wala na nga silang physical king. Dinidisobey pa nila yung divine king. So what more pa kaya sa atin ngayon na kahit pala na sundin natin yung moral standards, hindi pa rin talaga makakapagbigay ng glory sa Panginoon. Kasi kung ano yung tama sa atin, mali sa kanila. Kung ano yung mali sa kanila, tama sa atin. So parang sinasabi doon na ang salita ng Panginoon talaga ang nakakapagbigay sa atin ng kumbaga meron tayong standard ethics na tinatawag. Kumbaga yun talaga yung tama. Kaya yun po, as a Christian, we are so blessed kasi binigyan tayo ng Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng empowerment tsaka alam natin yung yung righteousness ng Panginoon. Same din po. Hindi meron yatang iba. Balikan ko lang yung sinabi ni Sister Badette muna saglit kasi sabi doon sa kung naalala mo po yung panaginip na ibinigay kay ni Lord kay Laban. Sinabi na do not say anything to Jacob either good or bad. Good or bad. Oo, kasi nga 'di ba parang in the interpretation of Laban to exercise his right, that's his rightful good for him, 'di ba? Pero sabi ni refrain siya ni Lord, no? Kasi not all of the interpretations of our good are actually good in his sight. Buti na lang ni-rebuke siya ni Lord. So, hayaan mo mapa-rebuke din po tayo sa ating Panginoon. Ayan, Sister Badette, opening out. The same din po, Brother Ramin, di ba? Apo. Okay. Brother Ramin, pa-open po tayo ng prayer bago tayo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Most precious. Heavenly Father, we bless you. We thank you. We worship. We bless your name, Lord. Father God, muli kami magpapasalamat. Amen. Puri, sumasamba sa iyong banal na Panginoon. We humble ourselves in front of you, Father God, as again. We gather, Panginoon, upang pagnilay-nilayan, pagbulay-bulayan, at pag-aralan, Lord, ang inyong mga salita. Lord, kung ano man po kita niyong gumis sa amin, kami po ay nagpapalinis sa pangalan ni Jesus, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng pamalian, Panginoon, sa aming kapwa. Pare, ito'y sinasadya o hindi kami kapatawaran. Father God, sa aking pag-aaral, pangunahan niyo kami pumagitan ng inyong banal na Espiritu. Yes, Lord. Para sa aming Panginoon, lahat ng aming naririnig, mababasa kami ngayon, pinigat mo ang aming mga spiritual eyes, ang aming spiritual ears, at buksan ang aming spiritual heart ang panggapin, Lord. Aral mo at katuruan mo ang katotohanan mo. Again, Lord, we submit to you and commit to you this study, Panginoon, at pagpalain mo, Panginoon, ang prepare ng study. Lord, in the name of Jesus, purihin at ang pangalan mo in the mighty name of God. Amen and amen. Amen. Gagawin ko mo lang co-host, Sister Faye. May isushare po ba tayo na Ay, wala na, Pastor. Straight na tayo, alas 9 na. Hindi, kailangan lang po. Co-host ko lang para mamaya. Okay. So, first question. Okay. How much money do I have in my bank account? D. Billion. Hindi trillion. D. Ilang digit. Miss ko lang. Sige po. Oh, yan ha. May ano pa. May ganyan-ganyan pa. Galing. A for effort. Ay, effort ha. Okay. Asa lang konti. According to Google. Yes. Oh. Okay, first question. While Jacob was still with Laban, yan ang first question. Okay. When Jacob was still with Laban, God appeared to him.
God identified himself to Jacob as uh-huh. A, the God of his father Isaac, the God of Abraham, C, the God of Bethel, and letter D, Baal. Baal talaga. Ting, 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 ting. Parang ano yan? I'm parang, not so, ano. A letter C parang, ako. Hindi ba yan? Letter C din ako. Letter, hindi, letter ako. C? Huh? Letter C. Okay, letter C. Sister Jo, ikaw. C. C. And the answer is letter C. Yes po. Genesis 31:13. Hindi ko na po babasahin para makano tayo, may lesson po tayo mamaya. Oo. Oh, oh. Ang layo ng agad ha. Hindi ha. Genesis 31:13. Ha? Pastor? Sunod-sunod ha. Hindi sunod-sunod. Yes, 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 yes. Second question? Tumalun okay. Eh. Ine-expect 31 eh. And then. Di ba 31 naman talaga? From 31 ano yun? Final destination? Ah, final destination. Basta ano, sagot letter na lang. C. Letter C. Final destination ba? Letter B ako. Letter A ako. Letter C ako. Letter C, ha? Kanaan. Final destination. Yung sinabihan siya ni Lord na pala. Di pa hinahabol siya ni Laban. Oh. Sabi, sige, punta ka doon sa lugar ng ama mo. Oh. Sige po. Kaya lang, ako po ang gumagawa ng question. Oh. Tama. Kaya, final destination. Okay, next question, number 3. Where did Laban overtake Jacob? Okay. A, at Mount Gilead. B, on the islands of Gilead. On the plains of Gilead. Letter A. Letter A. Letter A. Letter A. Letter A. Tama po kayong lahat. Letter A, Sister Josie, mali. It's ako, at the Mount Gilead. Of Gilead. Hindi po siya sa plains, sa mount. Oh, sa mountains of Gilead. Sa iba, ang iba po ay hill country. Yes, hill country, di ba? Plains yun. Di ba ang plains? Ano man, valley. Plains. Ang plains, tama. Plains. Plains, P-L-A-I-N-S. Okay, question number 4. Laban pursued Jacob and overtake him, but before he could confront Jacob, God appeared to him in a blank to blank him. Said the first choice is dream, warned, B, vision, commanded, appeared to him in the night to command him. Letter A ako. Letter A. A. Ito na kasasabi lang ni Pastor. Lahat. Correct answer is letter B. Pero letter A po ang tamang sagot. Joke lang. Genesis, makikita po yan sa 31:24, verse 24. Hindi ko nababasahin dahil nagmamadali po tayo. Okay? So how many days did it take Laban to pursue and overtake Jacob? Pwede lang sumagot. Days in letter A. 14 days, C, 3 days, and letter D, 1 day. Letter A. Ang layo pala, no? Layo? Halatang-halatang nagbasa kayo. Oo, ang layo. Oo, layo, bago inabutan. Kaya kami na late, Pastor, eh. Question number 6. Nagbasa muna. Okay, what did Jacob suggest should be done to the ones who stole from Laban? Ay, grabe yan. Such a person should be taken back to Padan Aram. Such a person should be killed. Letter C, such a person should be incarcerated. And letter D, such a person should go to jail. Ah, go letter to jail. B. Letter B. Gagaling. B. Siyon po ang tamang answer. Such a person should be killed or put to death. Genesis 31, makikita po yun sa verse 32. Next question. Jacob and Laban made a covenant upon a heap of stones. What name did Laban call the heap? A. Shua. B. Galid.
Si Jegar Sahada. Aha. And D, Eden. Malaysian, ano, Malaysian word, ah, Malaysian word. Letter C. C. Letter C. T. Yes. Actually, kasi si ano, diba? Si Jacob ang nagtanong. Jacob ang nalibig. Ang tinatanong, Jacob and Laban, diba? Yes, you, but what name did Laban call the hip? Check ah, hip. Si Laban. Okay, diyan hanggang sa hip. Si Laban. Kasi ikaw ang maghuhugas ng pinggan. Dalawa naman. Okay. Next question. In all, how many years did Jacob check? Alam na yan. Analyze the question properly. How many years did Jacob Laban in Padan Aram? Okay. 26 years. Let me see. 22 years. At D, yung edad ko, 28 years. Ala? A ako. 20 years. A. Di siya, D. Hindi ko makita. A. Parang letter A yan. Letter A. The correct answer is 20. Letter A. A. Okay. Makikita po yan sa Genesis 31, verse 41. O, in-explain yan na ano, 14 years daw sa ano, sa dalawang babae. Dalawang babae. Sa ano. Ay, ito, madali lang. Buti na lang ako, 14 days lang ako sa babae ko. Who stole Laban's idols? Sino po ang nagnakaw noon? Unang-una, B. Si Jacob, B, Rachel. Okay, letter B. Si Rachel. Rachel po. Ang magnanakaw si Rachel, ha? Genesis 31, 19 po makikita. Okay, question number 10. At the time Jacob was returning to his own country, Esau was living in blank. Dubai. A, Shuba. B, Mispe. C, Smir. And D, Gilead. Letter C. Letter D. No, D. Letter C. Mali yung D. Mali yung D. Mali ako. Okay. Letter Genesis C. 32, ano sagot? Verse 13. Letter C. C. Ano sagot? Letter C. Safe? Oo. Okay. Question number 11. When Jacob was on his way to his father's house, he saw the angels of God at a place and called the place Luz. Luz. Oh, yes. Mispe. Si Mahanim. And D, Zer. Luz. Letter C. 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 A, diba? Letter C. Mahanaim. 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 Okay, next question, number 12. Which of these names means the face of God? A, Benjen. Ayan na. B, Mispah. C, A. Jabok. D, Mahanaim. Tama A. ba? Ah, letter A. Letter A. Ito pala yan. Okay, okay. Tama. Peniel, 32, 30. Genesis 32, chapter verse 30. Sige po. Next question. God wrestled with Jacob at a certain place. What name did Jacob give to that place? Peniel. Yun eh. Di ba yun na yun? Yun din, yun din. Letter A din. Okay, mali. Letter A din. Ito, medyo mahirap, ha? Okay. Okay. Then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with man, and have overcome. Question, what verse in chapter 2, this famous 32. Verse? Chapter 32, verse what? Verse 26, verse 27, verse 28, verse 29. Kung talaga nagbasa letter kayo. Letter C. Ako, I don't like to guess. Correct answer is chapters, because this is a famous verse, kaya yung verse ang tinanong natin. 28, yes. And also in Genesis 35:10. Yes, 35:10. Okay, next question. After the reunion, Jacob went to a place called Blank and built himself a house. A, Gilead. B, Sukkot. C, Jabok. D, Mispah. Letter B. Letter B. Sukkot. Letter B.
Sukkot. Sukkot. Genesis 33:17. Next question. Jacob bought a piece of land from whom? Ay. Children of Hamor? Hamor? Shechem? Children of Hamor. Gusto ko yung, Hamor. Letter A. Children of Hamor. Children of Hamor. Children of Hamor. Isda yan eh. Isda. A ate A. Letter A. A. Genesis 33:19. Okay. Dina's mother is called blank. Ah, alam po yan. Sino yan? Sino? Rachel. Ay, letter A. Letter A. Alam ko yan. Letter A pala. Tama. Letter A. Wala. Kala ko si Rachel eh. Question number 18. What was the preconditions for offering Dina's hands in marriage to Shechem? Oh, circumcision, sacrifices, letter B. Circumcision. Circumcision. Tama kayo. Ang gagaling nyo. Okay. Last question. Hindi pa. Isa pa. Shechem and all the males in the city were circumcised. How many days after the circumcision did the sons of Jacob attack? Alam na this. 5 days? 3 days? 7 days? Or 14 days? Ano? Gumaling na pag 7 days. Talaga yung 14 days. Iba yan, ha? Gumaling na pag, ano, 14 days. 3 days? 3 days. 3 days. Okay, tama po. 3 days. Genesis 34:25. Makikita. Okay, last question. The name of the book. Deborah's nurse. Mali ka naman eh. Mali yung question. Rebecca. Deborah. O si Deborah. Okay, papalito lang yung question. Letter A. The Greek word for Deborah. What is the Greek word for Deborah? Deborah, hala. Ano option? Ba't wala option? Mali nga yung nagagawa. Okay. Wala. Okay pa nyo? Mali kayo lahat? B pala yun. Walang option eh. Walang option. Okay. Ang English meaning. Dapat may option. Walang option. Ano option? Ano? Wala. Kasi alam ko yung pangalan niya sa name. Ang name niya po sa English ID. Ginagawa niya sa judges. Yung sa judges, di ba? Si Deborah. Ito po ang Deborah. Greek word for Deborah. Greek meaning. Ilang talaga yung tawa. Okay, pare-pares po tayo, hindi natin alam. Sige po. English lang alam ko. Search mo kay Google. Okay, 20 questions yun. Nakita niyo, mabilis. Huwag na natin yung progress. Sige po. Praise God. Enjoyable yun, ha? Okay. Just very quick na lang tayo dito sa question natin na in the aspect of leadership, what is your assessment in the effectiveness of your approach as a leader and how impactful your life is towards the people under your sphere of influence? Kulang pa ba? Or Tagalog na lang. May pumasa na. Sa aspeto ng leadership, paano niyo po i-assess o evaluate na effective kayo na leader and paano kayo gumawa ng impact doon sa mga tao na kung saan ay nasa direct line of influence niyo? Multiple choice? Hindi, assessment. I mean, this is like a personal question in terms of our leadership style. Kasi whether you like it or not, we are all leaders. Okay, in our own perspective. Kahit sa pamilya, leader ka. Kahit sa tahanan, leader ka. Sa church, leader ka. Now, it's about time for us to assess the effectiveness of our leadership style. And siguro, in a way, we also have to evaluate whether yung leadership style ba talaga natin, effective at saka impactful. I mean, nakaka-apekto ba talaga din doon sa mga nasasakupan natin? Or
kulang pa sa tingin natin. O, sino mauna? Pep. Come na, Pep. O, sige, ako na. Well, sige po. As a father, o tsaka sa, kunyari, as a husband, as a leader din sa highlights, kulang pa, definitely, kulang pa, Pastor. I've been praying, like for example, the other day, I situate that I pray. Nagpe-pray kasi kami sa church every morning. So, I do pray na kung ano yung mga nagawa kong mali, decisions, especially sa highlights, before, kumbaga humihingi ako ng tawad and kumbaga yung wisdom na ibinibigay, na bigyan niya ako ng wisdom to do the right decisions sa maliit o sa malaking decision na bigyan niya din ako. One more thing tungkol, di ba, aware naman kayo na nagpe-pray kami, na magkaanak kami. May mga times na pag nag-iisa ako, parang kinukonvict din ako. Gusto mo humingi ng anak? Naging tatay ka ba kay Joshua? Di ba yung mga ganun, kasi talagang all my life, magkahiwalay kami. Nakikita lang kami pag uuwi ako. May times na, kasi minsan nabubwisit din ako na yung talagang totally na magme-message lang para humingi ng pera. Ganun lang talaga, totally. Wala kami, hindi kami, yung relationship namin talagang, although hindi naman kami yung katulad na lang mga Kuya Jumbo na talagang nag-aaway sila nila Richard. Ano? Nag-aaway sila eh. Pero nagsisigawan sila. Minsan nagmumurahan sila dahil nasa ganung sitwasyon. Kasi nga, nag-aadik eh. Pero si Joshua, hindi naman kami ganun. Although, talagang parang pera na lang talaga. Ang siguro, ganun talaga sa Pilipinas, minsan eh. Talagang pera na lang pagka nag-uusap kami. Puro pera lang na ano. Kaya na-convict ako noon, nung nagpe-pray ako na hihingi ka ng anak, eh naging tatay ka ba sa ganun? Although, mas naging tatay pa ako kay Kendra, saka sa ibang mga kids, o kay Julian, kaysa kay Joshua, I see to it ngayon na talagang nag-message ako, nagtatanong ako, kahit minsan nabibwisit ako dahil nga pera lang, o padala mo na ako, gano'n ba? Alam mo na ako, magbabayad na ako ng bill. Parang gano'n eh. Kaya lang talagang kinokontrol ko din ang sarili ko na magalit. Dahil ayoko namang magkalayo na kami, magkakasama pa kami ng loob. May times talaga, buwan, hindi kami nag-uusap eh. Hindi ako nagme-message, may gano'n. Pero now I see to it na once in a while talagang nag-uusap na kami, nagkakamustahan kami. Noong time na, kaya tsaka lagi ko siyang sinasabi na bumisita ka rito, pumasyal ka rito. Kaya ngayong October, nandito siya, pumasyal siya rito. So, although siyempre, alam naman natin na yun nga, may yung sitwasyon ni Joshua na ganon siya. But then, wala namang imposible sa Panginoon. Yun na lang talaga yung yaano ko, na ipag-pray ko sa Panginoon na magbago siya, na kung ano man yung ginagawa ng mga katulad niya ay hindi magaya si Joshua. Si Joshua naman, ano siya, hindi siya talagang brutal na ganon, na talagang katulad ng iba. And at the same time na hindi siya magkaroon ng yung magkagusto talaga sa same sex na talaga. And by the grace of God, it happens to other people na talagang tumalikod sa ganun at niyakap ang Panginoon. And it will happen to Joshua. Yan ang prayer ng nanay at yun ang patuloy kong pinagpipray din sa kanya. So, effectiveness, No, Pastor. Hindi pa ako ganun ka-effective. Lagi ko sinasabi sa church, we are 30 years now. I'm so grateful na umabot kami ng 30 years, not because of who I am. Not because of the leadership na meron ako. Na, actually, hanggang ngayon, na-amaze ako. Bakit ako although iwawal o pipitong tao lang kami dito, pero na-amaze ako na bakit ako ginanon ng Panginoon, binigyan ako ng opportunity na mag-aroon. And talagang wala naman akong, ano eh, sabi ko nga, hindi, gandang lalaki lang ang puhunan ko. Eh, wala naman ako. Sinungaling. Serious talaga? Sinungaling. Wala akong, ano eh, wala akong
wala akong maipagmamalaki. Sabi kaya hanggang ngayon, Lord, sabi anong ginawa ko? Bakit ginanon po ako? Maliit na kumpanya to, but yes. Pero, di ba, sabi ko, Lord, minsan, namumblema sila ba din? Pambayad ng ganon. Sabi ko, Lord, I'm so blessed. Hindi ko pinoblema yung magbayad ng bills. Sabi ko, Lord, salamat. At dahil yung pagkain namin, nabubwisit ako kung ano iluluto ko. Pero yung para bumili ng iluluto, hindi ko problema pagka bayaran na ng ganon. Simula nung hinawakan ko yun, wala akong ganong naging problema. Talagang I started na collector. Pero kung babalikan ko talaga bakit ako ginawa. Ngayon, yung leadership na pinag-uusapan natin, marami pa akong dapat matuto sa Panginoon. May mga bagay na tinuro siya sa akin na hindi ko nagawa. Pinapagawa niya sa akin na hindi ko nagawa. And I admit that. I ask God for forgiveness to that. At honestly, kahit si Fe, hindi niya alam to, I pray alone. Pagkagising ko, hindi na ako naglalakad sa umaga. Pupunta ako sa church, magkukulong ako doon. Tinatanong ako ni Pastor Martin, bakit ayaw mo bang mag-pray tayo? Pastor, I'm sorry, but I want to be alone with God now. We do pray na kaming dalawa, pero sabi ko, ako lang mismo. Ako lang. And ang hinihingi ko sa kanya yung guidance. Lord, be with me today. Whatever decisions, whatever I do, be with me. At the back, in front, at the sides. So, ano yung gusto mong gawin ko? Make it clear to me na magawa ko. So, ayun, alam ko, it's all about him sa maging sa leadership ko, pagiging ama, sa pagiging asawa. Marami pa ako, pastor, ako. Hindi ko alam eh, wala naman ako may pagmamalaki. Hindi ko masasagot yung tanong na gano'n. Ako, ano na yung nagawa. Pero, kung ano pa yung, marami kung naging kapalpakan, pero yung alam ko, it's God eh. Yun lang eh. Thank you for pouring your heart into that. Actually, ang ating expectation dito sa point of reflection is not going to be giving the right answer but the genuine answer kung ano talaga ang truthful evaluation natin sa ating mga sariling in terms of leadership. Na kung isa-isahin natin ngayong gabing ito ang bawat sa atin, hindi tayo uusad sa ating lesson. So, siguro, consider it your, like, an extension of evaluating yourself about your leadership style and how siguro, impactful yourself is. By next meeting natin, hingin yung... Once a week, Pastor. Once a week. Kunyari, yeah. Next week. Once a week. Yeah, okay. Once a week. Kasi... Oh, kaya... Yeah. You are given more time. Wag naman isa o dalawang sentence, di ba? Kumbaga talagang elaborate mo ano yung doon sa leadership bilang ikaw asawa, bilang ikaw ina, bilang ikaw tama ka. Di ba? Katrabaho, empleyado or business o sentence lang, kumbaga. Tama 'yun. So, maraming aspeto 'yan. Kung ano ka, kung ate ka, kapatid, tatay, so, okay, tata. Sinyan ko yung tungkol kay sa relationship namin ni Joshua. Sineshare ko din yung bilang ako naging sabihin natin ano ba tawag doon? Stewards of highlights. Stewards. Ayoko kasing gamitin yung words na ako yung may-ari dahil hindi naman ako may-ari. Ako yung stewards ng highlights. Tsaka ako bilang asawa. Ganun. Ako, yung sa pagiging asawa naman, yung patience na binibigay sa akin dito. Siguro yung with the children din po, with the kambal, dahil I also have a struggle connecting to them. Especially nung ano na sila, nung nakamulat na I was not there in their presence, na yung dumating ako sa airport, I have to call them na ako to. I have to convince them that I am their father through the phone. And then only the time that they recognize na ako nga talaga yung dumating. So it is like a dagger that, you know, na point sa puso mo. And then dumating din sa point na kung saan ay yung puro order kasi nasa stage na sila ngayon na nag-explore, nag-order ng mga material things to also please them. So ang daming explaining na ginagawa. So talaga naman na
mahirap yung ginagampan natin, talagang aasa tayo kay Lord. So again, we would like to notify each and every one of us. The remaining weeks is an extension to all of us to evaluate the effectiveness of our leadership and how impactful our lives is, especially to the people under our direct sphere of influence. Let's continue na po sa Book of Judges, and Sister Faye is going to share to us the slide. Just a little review of it. We already have mentioned the 12 major, 6 major judges, and also the 6 minor. Pero combined natin lahat, 12 po sila, nandun si Othniel, nandun po si Ehud, yung left-handed. Sabi yung left-handed? Just si Shamgar na foreigner, babae po na si Deborah, si Gideon, yung memory verse kanina na Sister Faye, na maliit lang po siya, pero siya po ay, maliit lang po ang kailang angkan, pero pinili din ni Lord. Si Tola, si Jair, si Jephtha, si Ibzan, Elon, si Abdon, saka si Samson, na memory verse din ni ano po ni Sir Josie kanina. So tayo po ay pupunta na doon sa other themes of, tapos na patay si Joshua. Sige lang po. Tuloy-tuloy lang po tayo. Okay. Dito na po tayo sa tinatawag na pang-apat na themes. Yung iniwanan po natin na pangatlong theme is that each time that the Israelites are being evaluated to be apostatizing God, God is going to raise a judge. He's going to empower him. And regardless of their status, when God is going to empower them, they become like a mighty fighting men and women. And in here in the Book of Judges, we are very surprised that God is no longer be limiting the vessel to which he can use people. He can use any gender. And in here, it was proven that the lady, in fact, she was being called. Ang title po niya ay siya ang naging mother of Israel. The fourth theme ay makikita po natin na despite Israel's repeated falling away, God in his faithfulness continually delivered them. This was not due to Israel's merits or its repentance. Instead, it was because of God's compassion and pity and his faithfulness to his promise to Abraham. So regardless na they are failing away most of the time and repetitiously insulting God, capacity being God, talaga namang patuloy pa din ang faithfulness ni Lord. Number 5. Awasa po Sister Jo. The judges were not able to stop the people's unfaithfulness. If anything, they made it worse. Major judges such as Gideon on chapters 8 verses 24 to 27, Jephtha verses 1, 30 to 31, 34 to 40, and Samson chapters 14 to 16 were guilty of significant sin. The shining exception was Deborah. I googled. The meaning of Deborah in Hebrew is bee, bubuyog. Bee. Pero ano yung Greek word, Greek name niya? Greek name ba? Greek yung sinabi kanina. Oh, i-Google mo uli. Google natin uli. Buti pa si Google alam. Regardless po ng ano, yung tinatawag na may mga leaders na ina-appoint talaga. There are successive leaders as per the narrative of judges na talaga naman, they started like good in the middle, they fall away, and we understand really that leaders are good examples, and normally their sphere of influence, we do not really discredit kung gaano kalawak. So at some point, yung mga na-capture na mga
ng mga followers yung ano yung bad na ano, bad aspect. if you could remember, di ba, sa country po natin very divided siya, no, na even sa portions ng Mindanao may mga subdivisions din doon, may mga factions na din ng leadership. Kasi ang nangyayari sa atin, ang political arena kasi sa atin, multi-party system. So ang nangyayari kapag multi-party system, marami talagang factions ang papabor sa ganito at papabor kay ganyan kasi multi-party system. Sa US, bi-party system lang. So either sa side na to o sa side na yan. But even here, ito nga ano eh, monarchy ang style eh. I mean, even in the style of leadership, which is monarchy, meron pa rin, there is still unfaithfulness that is boiling in the hearts of the people. This may root really in the hearts that is not fully transformed in obeying God. That is why when it became like, when the opportunity came for them to also think for the right, ayan, they also go along with the other people who are unfaithful. And then, kasabihin pa, yung leader nga natin, o tingnan mo. So, ibabalik at ibabalik sa leader nila. Press, please. Maliwanag naman sa survey. Pabasa po number 6. Number 6. Israel needed a godly king to lead it in doing right in the Lord's eyes rather than a leader who did what was right in his own eyes. Compare Judges 17 verse 6 and 21 verse 25. God had promised from the beginning that there would be kings. That will be on Genesis 17 verse 6, 16, 35, and 35 chapter 11, 49 chapter 10, and had explained that what a godly king would look like. That will be found on Deuteronomy 17 verse 14 to 20. The book of Judges shows the depth to which the people of Israel descended in the absence of a godly king. So kailangan din may king na godly. Now, I was once, when Brother Eddie Villalueva before ran for president, sabi nung aking dean of the College of Education, sabi niya, he would not win because the people are not actually after about a moral president, correct, a morally upright president. They are not going to be after unto that kind of person who is so religious. That is why in a desperate move, in fact, I think Brother Eddie go beyond what is expected from the body of Christ. Talagang ano siya, naging politiko din siya, no? Pumunta siya kay Tibuloy. Yes. Pumunta yata siya sa mga organizations lahat. Although, that's part of him as a political leader. In fact, he was being criticized. Ang ano lang doon is that yung comment siguro ng iba is that was he able to preserve him being a godly leader. Now in here talaga like Joshua, kailangan ma-install talaga ang tinatawag na godly king, or else ang mangyayari, these people na na-install would just be leading the nation in the things which you know which is right in his own eyes. Kaya hindi magsasucceed ang tinatawag na kingdom. Press please. Okay. Dito na po tayo sa purpose and pattern. Sister Badet, can you read? The book of Judges was written to show the consequences of religious unfaithfulness and to point the way to a king who, if righteous, would lead the people to God. In the book of Joshua, the people of Israel seemed to want to follow the Lord and obey His commands.
The book of Judges reveals, however, that the people had been rebelling even in Joshua's time. This disobedience continued and grew more serious throughout the period of the judges. Oh, okay. So, si Joshua po is the precursor na kasawan po niya si Yeshua, which is Jesus. Tama po. And then, itong Book of Judges is a narrative showing there is really a consequence if the people will choose a human and godly king to lead them. There's really a consequence to that. And it also like a revelation to all of us that there comes a king. So there comes a king, a righteous king that is going to come, that is in a succession kay Joshua, similar with the kind of leadership in Joshua that is in the New Testament. So this is like a revelation unto all of us that there is a consequence if we are not going to be following the commands of God. Press, please. Okay. Ito yung tinatawag nating cycle, no? Sinasabi na ang Book of Joshua, Judges po ay there is always like a cycle na ang mga tao ay that they are going to be afflicted by their enemies and then they are going to call upon the Lord for help. He's going to raise judges and then after raising a judges, they are going to deliver and then again, ang nangyayari, nagre-relax na naman sila, they are going to go back to their unfaithfulness. So ganun-ganun ang cycle ng mga tao during the Book of Judges. Parang tayo lang this time around. Kapag walang problema, papitik-petiks lang sa kanilang Kristiyanong pamumuhay. Press, please. So this is it. Yung sinasabi natin, the people, when they feel burdened and they are being oppressed, the Lord is raising judges. Press again. Tuloy-tuloy lang. Aha. Okay, but when the judges finished delivering them, ang nangyayari po, nagwa-violate na naman sila. So because this nation has violated the covenant I ordained for their ancestors. So important talaga ang reminder ni Lord, so consistent to remind them that His faithfulness emanated from the time that He already had a covenant with his ancestors, yung kina Abraham, as it remained effective even to the times of the judges. Press lang po. Wait lang po, Pastor. Okay, Sister Fe, doon na po tayo sa five major lessons, siguro yung last five pages na i-share natin. Yes po. Pastor, sa Greek, ang Deborah, queen bee, yes po, or honey bee? Aha, queen. Para sa ano, sa Greek? Anong Greek tawag niya sa Greek? Ay, may ito, mga. Yan na kasi ang meaning sa English eh. Kaya nga po, sandali ha, Greek word of Deborah. Mm-hmm. Okay. Okay, going back, there are five general lessons that we can learn in the Book of Judges. Okay. Mag-start tayo kay Brother Ivic and then explain. Number one, judges help us to know God. Okay? Mm-hmm. Ito po yung explanation. God is a jealous God for His people and does not want them to worship other gods. Mm-hmm. God was faithful to the covenant relationship even when the people of Israel were not faithful. God is also patient with His people. The Israelites often acted like children who make the same mistakes over and over again, yet even when they are given clear instructions on the right way to act. Yet God is also holy and just. He does not allow sin to go unpunished. Mm-hmm. Nang nakakalimutan natin eh, God is holy. Mm-hmm. Yeah. Okay, so no questions asked. Number two, Sister Fe.
lang po. So while the judges are flawed individuals, they were also people of God who operated in great faith. God uses flawed individuals to do great things that can only be accomplished by the power of the Spirit and through the grace of God. Parang ito yung kay ano, Pastor, di ba kay Gideon? No. Na ginagamit niya yung mga individuals na not perfect and not super strong, but those who are weak. And not because of them, para maipakita po sa kanila na hindi dahil sa kanila, kundi sa power ng Holy Spirit at sa grace ni God. Kaya nila nagagawa na ako. So, mayroon talagang ato, each and every one of us talaga may flaws. Meron talagang kahinaan, di ba? Merong limitations. Merong kang maipipintas talaga. Kaya lang, if we are going to be focusing on the flaws, we are not going to become like a servant of God. Kasi si Lord naman, he is not a respecter of people, even if may flaws yan. Kayang-kaya niyang gamitin. Dito nga, ginamit niya foreigner. May foreigner, may left-handed pa. May galing pa sa maliit na na tribe. Oo, so talagang meron pang tinatawag na ibig sabihin si Samson pa mismo mahilig sa chicks, di ba? May mga ibang interest pero ginamit pa rin sila ni Lord to accomplish his purpose. So tayo din ng mga mananampalataya ngayon this time, when we are going to be looking at our leaders, nakakapanghina po na malaman na, pinag-usapan natin yung kanyang kahinaan, yung kanyang flaws. I think we were guilty about it, especially yung the physical look of the person whenever he is in front talking. Dati-dati when we were like a Bible school student, just to recall, yung kasi mga kabataan pa kami talaga, very conscious about how we look. Meron kaming nakitang speaker. Very annoying nga naman. In fact, we were not able to concentrate in the very word itself. Kasi while the speaker was actually talking, yung laway na talaga kasi, yung parang naglumulukot. Nagbabubble talaga sa both sides. Sabi ko, nandito na naman yung speaker na mabula yung bibig. Sabi namin, hindi na kami nakaka-concentrate dun sa very well. And in a deeper manner din, may mga lingkod din talagang personality-wise, ma-offend ka din. Yeah? Ma-offend ka din sa personality. To which, sino ang mag-a-adjust? Dapat nga naman, ang leader dapat ang mag-a-adjust. Pero kapag time po na hindi man niya alam, hindi siya conscious about it, then let us help him realize, but in a nice way. Parang paano mo ngayon sasabihin na, uy, may dumi yung mukha mo. So, mahirap din, ano? Mahirap, okay. Pastor. But all of us, po, we have to admit, may mga flaws tayo, but only by the grace of God, we can be of service to Him. But there are leaders, Pastor, na talagang yung Diyos ang pumili sa kanila. Some of the leaders naman, katulad ni Samson, pinanganak siyang ganun eh. Pinanganak siya. Yeah. Nazarite. Prophesied pa nga din. Kumbaga talagang as he was born for that. Mm-hmm. Diba? Pero yung iba naman, katulad nila, sino pa ba yun? Deborah, appointed. Appointed, they were appointed. Appointed sila. Gideon was appointed. Kaya yes. nag-ano siya eh. Pero yung iba mahimutok. Mahimutok. May hinanakit na sa buhay. Pero like what you said, the same time, may mga talagang may mga flaws. May kahit mga flaws. Lahat sila may mga flaws.
Oo. And, even, di ba, even, even si Samuel, di ba, na ano man siya, pinaprophesy din siya, but there are also times, in fact, the way he is portraying his leadership, parang sobrang authoritative din, na parang nakakatakal na din sa, ano, sa liig. Kaya, yung kanyang confrontation kay ano kay Saul, grabe, ang sakit sa tengang pakinggan, titingnan. Parang Diyos na yung tangin niya sa sarili niya, yeah, the way he, yes, the way he confront Saul. Na parang nasaan na yung king? 'Di ba? Parang masyadong confrontational, ganun ba talaga? Okay. number 3, number 3 po si ano tayo, kay 5 lang naman ito, tig-isa tayo, sinadya ko 'yan. Kay Sister Jo, number 3. Number 3. The book instructs God's people in what is acceptable to God. The nature of narrative is that it shows the good, the bad, and everything in between. And just because something is related in the narrative does not mean it is something acceptable to God. The narrative structure of the sin redemption cycle instructs readers as to what is acceptable to God. Amen. Yun yata yung cycle natin, di ba, Pastor? Yun naman yata yung cycle natin. We have to admit na kahit na tayo Kristiyano, we still do sin. It's not that, kaya lang kasi, nag-iandong siguro nagiging sin is you know it is a sin and you still went ahead with it, di ba? And these people, siguro, during the time of these people, sabi ko nga sa inyo, Pastor, di ba? During the time of Joshua, he was a good leader. And yun nga yung pag-renewal niya ng covenant sa mga tao, you know how the people reacted. Yes, we will follow the God we serve, the God, and the following chapters of Judges, eto na sila. Kumbaga, sano, they veered away. Just like Samson, sabi niya mga, he was born and visioned to his father Manoah to be a Nazarite, to be dedicated to God. But along the way, he veered. Diba? Kumbaga, sano, marami ano eh, yung we think that it is, sabi nga sa Judges, diba, main thing yan is that we think that what is right to us, that is right, but in God's eyes, it is not right. So that is siguro yun yung ano, yun yung human flaws natin. Sometimes we think na okay to, but with God's eyes it is completely different, completely talagang mali. So unless you go deeper and study the Bible, you will never understand it. Sabi ko kasi, diba, yung perfect example is humility. How can you practice humility when you know that you are right, when you know that you're not doing anything wrong? You know that, but if you compare, sabi nga, do not compare yourself to other people, but compare yourself to the Lord Jesus Christ. How he has humbled himself when he has no sin, when he is perfect, and when he is God. And yet he humbled himself. So, siguro dun yung ano na lang. Dun tayo mag-ano. Kumbaga sano, yung what we think is acceptable to us as human beings will never be acceptable. Yun yung ano natin eh. Sabi ko nga, di ba, yung isang memory verse na you will be keep the book of the laws in your lips always. That's after yung last line, eh. So you will be prosperous and successful. O, kumbaga sa ano, yun yung catch sa atin, o sige, para maging prosperous and successful. Kumbaga sa ano, iba ang sabi nga ng Panginoon Jesus eh, iba ang pagkakaintindi nyo. You have heard. It was written. But the interpretation of the Pharisees was entirely different. So yun yata yung ano natin. Unless you know what exactly God's will and God's purpose and God's meaning to each and every narrative, you will never understand. Okay. I just would like to say what is being implanted in my heart today while listening to all of your narratives, starting kanina po nung tinanong natin po yung leadership style, and also we come across dito sa number three na lesson in the book of Judges. Gusto lang ipaparelay sa atin ni Lord that while the world is actually very busy in doing their task for, which is centered on the evil things, dito naman tayo
the day has come for the believers to become truthful in their narrative. Kasi dati-dati, whenever I am conducting like trainings or seminars, Bible studies, ang mga sagot na mga nag-a-attend, yung sagot na ano, yung pang-academic na the right thing. Very rare that very rare that they are going to be revealing the conditions of their heart, the real evaluation, because they wanted maybe to appear righteous in front of the people. That, but in the eyes of the Lord, this is not what He wanted us. He wanted us to repent if there's a need for us to repent, and to really stop the cycle. If you remember lesson 3 of our Encounter God retreat, there from bondage to freedom, we declared there that the cycle of sins and then the besetting sins need to stop. And I could just sense this time that within our circle, hindi na tayo yung ano, we are no longer caring of what people may say unto us or may interpret of what we are saying. But for as long as the Lord is going to, we are going to become right with the Lord, this is what He is implanting in our hearts. And a point of realization here, I am declaring that itong cycle of redemption, mananatili siya sa atin because we are in the Lord Jesus Christ. Mananatili tayo doon sa acceptable na instruction ni God para sa atin. And let Him be, you know, the judge of all the things that we have been narrating here. So, to praise God for that. Amen. Amen. Punta tayo po sa number 4, and Sister Badet. Judges reveals who people or when they are left to their own devices. The entire book starkly, frankly, or harshly warns against the sin of idolatry and shows that humans can flourish only through a true and right worship with God alone. So ang ibig sabihin po talaga ay kung ano yung ano, we can see in here, although there was like a pronouncement earlier or at the end of the book of Joshua that the people declared that they are going to be serving the Lord, yet hidden from the narratives or from the pronouncement coming from their mouths are the intentions of the heart. So dito po sa Judges, nire-reveal yung kung sino man ang faithful at sino man ang hindi faithful. Kung ano man ang nilalaman ng puso, yan ang ipinapakita dito. Dahil they have been influenced by the surrounding nations, being pressured by the surrounding nations to conform to them. And perhaps the surrounding nations must have been so effective in enticing, parang commercial to eh, na they are being enticed to follow and conform to them. And since yun din yung parang dinidesire ng puso nila, so na-entice din po sila. So you are what you are when time is going to come. But if your heart is really being transformed by God, no matter what the situation is, you will remain and faithful like Joseph when he was being sold as slave in Egypt. He would stand all the tests sa buhay niya. Yes po. Pastor, diba we were discussing about Genesis, yung ano, why did Deborah took the idols of his father? Deborah or Rachel? Ah, Rachel, sorry. Si Rachel. You remember, okay, Rachel, you remember prior to them leaving the camp, there was actually a question saying na ano, do we don't have anymore the inheritance of the estate of our father? Correct.
You remember Joseph, that? Parang nabasa ko sa Bible nung pinaano kayong mga questions. They were Syrians. Mm-hmm. Oh, they were pagan. But ang my question they were pagans. Why? Yeah, they are pagan. Bakit? I know that they're idol worshippers, but pero ang sa akin is, why does she have to take it and hid it also? Na inupuan niya pa, nagpretenda siya. Oo, nagpretenda lang, meron siyang periodo. What was the intention? For and one is that... Kasi kay Laban yun, kasi ang pag-aari yun. Kay Laban, yes. Eh, di ba, siguro siya natakot siya nung sinabi ni Jacob kung sino man na kumuha nung kailangan mamatay. And it was, by the way, it was a curse, ha? Na unresolved curse yun. And that is the reason why perhaps she has this difficulty in giving birth. Sa kanilang apat, siya yung unang namatay. Exactly. Oh, yes, 'di ba? Tapos hindi pa time, 'di ba? Hindi pa time na mamatay siya kasi na childbearing pa lang, 'di ba? So, okay, we can actually apply apologetics. Perhaps there is still a sense of paganism in Rachel. Oh. Kaya nga 'di ba nung pumunta na sila ng Bethel, nag-cleansing sila eh. Correct. Nung pupunta ng Bethel, lahat ng idol, no, alam ni Jacob na itong mga asawa niya may pagkapigan din. May dala-dala, no? May mga alam niya from the very beginning na yung pinakasalan niya hindi totally believer. Pero kung titingnan mo, in fact nung gumawa na ng covenant si Laban at saka si Jacob, sinasabi na may the God of your father Abraham and the God of Nahor and the God of their father, pero nakakapitalize na. Kailangan natin i-check yan. Nabasa niyo yan? Nagumawa sila ng covenant. Iba yung pangalan covenant ni Laban, iba yung covenant ni... Oo, pero nakakapitalize yung God. May the God of your father Abraham and then the God of your father Nahor and the God of their father. Knowing na yung mga gods nila during those times, iba man yung god na sinasamba nila sa ibang land, di ba po? Correct po. Pero perhaps along the way, nagiging na rin, na-evangelize. Na-evangelize. Kasi but, iba because binisita siya ni Lord sa huwag kang magsakita ng pangit. Oo, di ba? So, Pero inseparable yung katotohanan that partly itong mga asawa ni Jacob while they are still in the custody of Laban, mga pagans to. Oo. Eh, kasi pagan. Sa kanila pa lang naman talaga magsisimula ang kay Israel eh. Tapos, kay Jacob na lang eh. Nung pumunta na lang sila doon sa Bethel, di ba, pinasurrender lahat, pati rings. Tapos binaon sa oak doon sa Shechem. Tapos umalis na sila. And then the fear of all the people in Shechem attacked those people in Shechem. That is why even though pinatay ni Simeon sa kanila Levi, hindi nakasama sa exempto. Yung mga tao doon ay hindi sila nag-revolt. Ha? Nakakatawa, Pastor, whenever you read Genesis, katulad ng topic natin, every question, it somehow is revealed, di ba? Nung matakbo si Jacob, kasama yung kanyang asawa, inuna niya yung mga concubine niya. Nung nagkaroon ng na doon kayo sa harap, kasi para pero, pag dumating yung 400 men. Oh, mauna kayo. nung malapit naman si Iso, nauna naman siya. Correct, pero Pastor, di ba? Protektado niya si Rachel. At saka si Joseph. Kumbaga sana kaya siguro napatay si Rachel. Kinukuha ni Lord kung ano yung mahal mo sa buhay. Oo, tapos di ba yung parang nahati yata yung faction, di ba? Yung kalahati. Tapos grabe ang pang-trick niya, no? Giniregaluhan pa niya si Iso para daw find favor. Tapos binola pa niya si Iso, no? Na seeing you is like seeing the face of God. Siguro yun yung kay Pepot na God uses
men who are flawed. And if you see yes. Jacob, he has kahit nagsinungaling, no? Kahit nagsinungaling. Very tricky, no? Correct. Dala-dala pa niya, no? Dala-dala pa niya. Dala-dala. Kahit yung pag ano mating ng mga hayop, pinakialaman. Para dumami yung mga ano. Makikita mo yung flaws niya na si Lord na nga nagsabi sa kanya, umalis ka na diyan, pumunta ka sa Kanaan. Mm-hmm. And yet takot na takot pa rin siya. Yeah, oo, oo. Diba? Balik pa tayo sa Genesis o sa Book of Judges. Number 5 na po, Brother Ramil. Lastly. Number five. The Book of Judges looks forward to the of a righteous king who will lead God's people in proper worship. Ay, namali ang type. That king isn't David or Solomon or any other human king. That this king was King Jesus Christ. Yun pala. Yun pala. Doon pala tayo mag-ending, no? Doon tayo mag-ending lahat. Okay. Pero thank yun ang po. mali, di ba, Pastor, no? Until now, even the Muslims, they continue. Yeah. They have professed more about Abraham. Kaya meron tayong Abrahamic house sa Abu Dhabi. Mayroon na, tatlo. Kaya man itong makasama ko sa sa office each time na bakit nagkukumpul-kumpul tong mga taong dito sa likod ko, sabi niya you are reading the scripture na nag-aaral ako sa opisina pag nag-e-exam. Kasi it's part of the revelation, di ba, Pastor? Okay, para conclusion na po tayo. Ayun. Yeah, conclusion na po tayo. Balik tayo kay Brother Evie. Apo. The Book of Judges is about people who live in different times and places but who experience opposition to a life dedicated to following God. Nations surrounding Israel were pressing them to compromise and become like them. Pressuring them, no? Pressuring them to compromise and become like them. Totoo naman, ano? They are being pressed. Actually, one thing na natutunan ko dito sa Judges na to is nandun yung flaws, nandun pa rin yung sin, and even though nandun siya, talaga makikita mo na sometimes hindi naman talagang hinayaan ng Panginoon, but then talagang kumbaga hindi niya kinonsinte, pero katulad yung mga kasalanan nila, pero right there and there hindi naman kaagad na parusahan, pero dahil nga sa kanilang mga kasalanan nagkaroon din sila ng punishments. But still, makikita mo, if you allow God, one of the lessons that we can learn is, yes, you are a simple man. Yes, you have flaws. But if you allow God to use you, you say yes. Talagang yeah. God will use you mightily. Mm-hmm. Not by your own strength, not by your own power, yeah. But because of the Holy Spirit. No? Lahat sila, yeah. Makikita mo sa Judges, lahat sila, when nung kinasihan sila ng banal na Espiritu, talagang makikita mo mightily na talagang sabi nga ni Gideon, I'm just a simple, kami yung pinakamaliit, kami yung ganito, and yet, kaya ganun sila eh, hindi siya makapaniwala. But if you will allow God to use you, talagang you will do mighty things na hindi mo akalain na kaya mong gawin, na hindi mo magagawa. Okay. Pastor, before, I used to tell to Ibik na siguro if we were born during the time of Moses, during the time na merong mga miracles, sabi ko, ba't yung mga tao during that time, they don't learn. Diba? Kung baga saan, makita ka lang miracle, yes. Kung baga saan, but still, siguro yun nga yung because yung the Holy Spirit is not in them who is a witness to the truth of our Lord Jesus Christ. It will never be. Kahit 10 miracle katulad They will never. Kahit na mabigat na, sobrang bigat na miracle. Exactly. Sobrang laki kung titingnan. Sobrang imposible kung titingnan natin. Okay. Meron pa pong part, second part yung conclusion. Sister Fe? Opo. Last na lang siya. Thank you. Sister Fe? Po.
Christians today find themselves in the same climate as ancient Israel did. The world is pressuring us to conform to its ways. God, however, is calling us to remain faithful. In order to do this, we need the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Now, wala na, hindi na yan, ano, hindi na yan i-refute. Just a concluding part, ang ano po, ang entire period to which the Israel experienced oppression, judging, and peace, ito pong buong libro ng Judges ay 410 years. Kadugay, no? Tagal. 410 years. Matagal din. From the death of Joshua. Yeah, Joshua. So 410. Pero nag-i-interlap ito kasi nga, diba, if you can remember, yung time, in fact, even ni Joshua, ano pa din, during the monarchial, sinabi, diba? And then during the time of the judges, and then the monarchial time, or before the exit towards Babylon. So may mga intersecting stories ito. In fact, yung sunod na book na, which is Ruth, nangyari pa rin yun doon sa timetable ng ano, ng judges. Judges. Oo, sa timetable pa rin. Oo, yung sa time ni Ruth. So nandun pa din siya. So 410 years katagal, ano. And then yun po yung buong timetable. Amen. So by next week, again, ang reminder natin, perhaps we can, sino kaya ang mag-share about leadership style and the impact about and the impact he actually, or she made? Marami pang share, kaya lang nabigla ako kanina. Anyway, sino susunod? Sino susunod? Ha? Sister Fe. Sister Fe. Sister Fe. Okay lang, Sister Fe. And then sino sa amin dalawa? Okay. Sige po. And then magkakanda kasi ng exam bukas at sa next week, Sister Fe na din. Oh, Sister Fe. So, and then, ang ating memory verse na sa Book of Ruth. Yun, tama yun, Pastor. Kung sino magkakanda ng exam, siya na rin ang tama. Oh, tama. Ganun na lang para isahang preparations na, no? So I find it very fruitful and then very informative for us to be refreshed with our knowledge. Amen. So praise the Lord, and sa gabi po ito, let's end in prayer, and I ask Sister Jo in the Philippines to pray. Yes po. So let us continue to be in the presence of our Lord, Abba Father in heaven. Thank you, Lord God. Maraming salamat po sa pagkakataon to na pinipo mo po ulit kami na mag-aral at makinig sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Lord God, sa buhay ni Pastor Lord God, na patuloy mo pong ginagamit para sa amin. And we thank you, Lord, for you have revealed part of us, Lord God. You have revealed each and everyone's what is hidden in our heart, Lord God. We know that as we continue, Lord God, sa buhay na to, we know that marami pa kami matututunan, marami pa kami paglilinis, Lord God, sa aming mga buhay. Marami pa kami pagdapa, Lord God. But as we know, Lord God, as you have promised, Lord God, you are always there for us. May we continue, Lord God, to be cleansed and to be sanctified by the Holy Spirit in each and every ways, Lord God. As we continue to pray now, Lord God, guard our thoughts, our words, our deeds, our actions, Lord God. Let everything we do, let everything we say, Lord God, let everything we think, Lord God, let it glorify only your name. Let us be like Joshua, Lord God. Let us be leaders in our own spheres, in our own families, Lord God. I know that we, like Joshua, Lord God, we can only wait for your word, Lord God, and by studying the scripture, Lord God, let us continue to open our hearts and open our minds, that whatever message you give to each and everyone, Lord God, let it be our daily life, Lord God. Let us read through it, let us talk about it, and let us think about it every day, Lord God. Only through that, we can only give glory to your name. Maraming salamat mo sa pagkakataong to, Lord God. Naway, Lord God, pagalingin mo at bigyan mo pa ng kalakasan ng bawat isa sa amin po pag-ibig. Give us peace, Lord God. And give us
In our dreams, Lord God, your worldly visions, Lord God, to each and every one, Lord God, at sa aming pong pagtulog, at sa aming pong pagising bukas, a fresh new morning, give us strength, Lord God, to face another day. But with you as our guide, Lord God, and it's in our forefront, Lord God, that we will never feel astray, Lord God. Lahat po ng ito'y pinagpapasalamat namin sa ngalan ng iyong buntong na anak na Panginoong Jesus. Amen. 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 Greek word, netempora. 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 Ah, para pagkain. Netempora. Tempura. Naisip mo yun, Pastor. Gutom ka. Sa Viva kasi may tempora eh. Oo, sa ano sa tempura, pero kumain ako sa bahay bago pumunta dito. Ay, Pastor, sa balik, anong yes po. Nakatayo na po yung Abrahamic House sa Abu Dhabi. Mm-hmm. Pumunta na sila doon. Ah, really? Uh-huh. Yung mga kasama siya doon sa ganito, pumunta na doon. Alam mo, Pastor, marami hindi nakakarinig niya na my cousin who's in America, he's also Christian, we used to talk. Sabi ko, hindi mo ba alam na, sabi niya diyan, saan? Sabi ko, ba't hindi na new news yun? Na sa Abu Dhabi, it's converging na. Hindi, pumunta si ano eh. Pumunta si Santo Papa dito. Kaya, exactly. Ginawa nila. Sister Badette, anong update sa iyong kaso? Pastor, ano po? May inaantay sila na arbitration. Parang may mananalo yata sila sa case ng B6. Kaya lang after 2 years pa, once nabayaran sila dun sa arbitration na yun, tsaka lang ibibigay yung settlement po namin. Pero after 2 years pa daw po, maximum. So enjoy mo muna yung vacation mo ninyo sa Philippines. And then alam babalik mo, ulit. 2 years, may pera ka pa. Exactly. Oh, diba? Napakaganda yata nung may hope and anticipation. Oo, okay lang kasi pag justice naman talaga ay may justice exactly. Naman talaga na i-serve. Sa amin, nung June 13, may meeting yung court at saka ng may-ari ng company. And then they are being ordered na to liquidate their properties. So hopefully, pababayaran na yung mga nagkaso. Kasi ang dami, ang laki ng babayaran nila. Bikin naman, Pastor. Ang laki ng babayaran nila. By combine, ang laki ng babayaran. Kaya naka-detain siya eh. On condition siguro na babayaran, ayun, pwede nang mapakawalan. At pwede nang umalis muli ng bansa. Dito sa okay. Pinas, Pastor, ang latest issue ngayon is si yung LGBT na si Luca Peca ba yun? Yung sumaya ano na, yun? Yung congressman? Hindi po, yung ano, yung body. Ah, yung sumaya ng ano, our father? Ama namin, yes. Yung naka Jesus Christ outfit siya and he started singing. Ama namin. Saan sa dispuhan? Di ba kinulong yun? Di ba hinuli yun? Hindi siya hinuli. Pero sabi niya, ang daming ano, ang dami nag-react, hindi lang mga Catholic, hindi pati mga bakla din mismo. Pagsasabi nga ng mga LGBTQ, if you want respect, then give respect also. But what you did, sabi niya, it's time. Huwag naman nalang gamiting mockery ang exactly. Something which is... Yun ang sinasabi ko, Pastor. They still don't learn na there is always repercussion for each and everything, di ba? They still don't learn. Kung si Muhammad yung ginaya na yun, ay baka exactly. Pugit-ulo nun. Yun ang sinasabi nila. Kung ibang religion, malamang marami na tayong ano. Pero this one, it's just shrug under the carpet. Anyway. Oh, sige. Hanggang ano ba tayo? 3 hours? Pa-picture na po tayo. Sige po. Picture, smile ako. Kinukuha ko lang yung ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Happy ako, naririnig na ako. Yeah. Isa pa po, Pastor. Nag-freeze po kasi. Isa pa po. Bakit? Peps, isa pa. Opo. Okay, 1, 2, 3, smile. Smile.
We are very sorry about last week because I can relate to a situation where parang isang congresswoman na napatayan ng microphone sa Exactly, Pastor. Nagko-comment ako. Sabi ko, pati ako naririnig. Sabi ko, siguro pinatayan na ako ng mic nito. Minute ako siguro kasi kadalda lang ko. Okay, see you again po next week. Good Happy morning, everybody. Tuesday, good morning. Wednesday bye. Morning na po. Bye-bye. Again. Hello po. Hello po. Yes. Ate. Yes po. Gusto, Peps, pa-screenshot nga, Peps, kasi parang may problema tong ano ko, laptop. Hindi ko ma-i-paste eh. Oh, sige. Mm-hmm. Sige. Sige. Tawa uli. Smile uli. Bye. Naka-record pa man din. Galang po. Wait lang. Ba't masyado ka serious ito, Izzy? Napag-usapan lang yung how much money is in the bank. Wait lang. At least you have a bank. Pinag-ano ako, pinagtitigilan ako nung nagsasagot ako ng letter A. Tingnan ako ng mga nagnanonood dito. Tingnan mo na ako, nadadaan yung mga ano. Oh, ito, basurahan. Bakit wala, Pastor, wala kang french fries ngayon? At saka hamburger. Ay, kumain ako sa bahay ng ano, ng potato salad. Wow. Hindi kay pa yan. Tapos na po ang potato salad. Okay, sige po. God bless everyone. See you again. Bye po. Ingat. God bless. Bye. Ingat.